Chami, chami. Pwede ba, please? Hindi kita friend. Kaya huwag mo akong i-chami-chami. Pwede ba umalis ka na, please? Umalis ka na. Ayaw kitang makita ngayon. Teka nga lang. Ano naman ba nagawa ko sa'yo? Tinanong mo pa. Eh, katulad ka rin nila eh. Manloloko ka rin eh. Katulad mo rin sila eh. Manloloko ka rin. O, teka, teka. Niloko niyo ako. Ano niloko? Teka nga. Hoy, huwag kang magbintang kung wala kang katibayan. Hindi porke may mga bagay akong hindi sinasabi sa'yo. Eh, tatawagin mo na akong sinungaling, ha? Oh, di umamin ka rin, may kasalanan ka. Hindi ka nga nagsinungaling. Pero may sinikret ka naman, kaya pareho lang din yun. Dayan. Alam mo, may mga bagay na hindi ko na kailangang ibulat-lat sa harapan mo. Trabaho mo nang alamin yun kung gusto mo talaga malaman. Ang magagawa ko, eh, ganyan talaga ang buhay ng tao. And speaking of buhay nga pala, kailangan mo nang bumalik sa katawan ni Isabel. Dahil 10:24 na. Eh, di gumising siya. Hindi naman niya ako kailangan para gumising, di ba? Hindi nga. Eh, iniwan mo lang naman na bukas yung pinto niya. Ano lang kaya iisipin nun? Pwede ba ikaw na lang, please, yung magsara ng pintuan? Ayoko na kasi talagang bumalik muna dun eh, please. Hindi pwede. Ikaw ang nagbukas nun, kaya ikaw ang magsasara nun. At kung kinakailangan, kalad ka rin kita, gagawin ko. Halika na. Oh! Andito na tayo agad? Scheduler, pwede ba huwag naman masyado lagi mo akong ginugulat? Alam mo, sa lahat ng kilala kong kaluluwa, ikaw yung napaka magugulatin. Sige na, isara mo na yung pinto at baka magising na yung babaeng yan. Sigurado kasi sinara mo maigi, ah. Sinampo mo na naman yung buhok niya, no? Then, mag-ingat ka. Nakakahalata na yata siya sa pagbabago ng katawan niya. Dapat niya magpasalamat pa siya sa akin eh. Hindi ba dapat ikaw yung magpasalamat? Ikaw kaya yung nangihiram ng katawan? Inaalagaan ko naman yung katawan niya. Siya nga pinapabayaan niya eh. Yung task mo, napapabayaan mo na. Hanggang ngayon, wala ka pa rin luhang nakukuha. Wala ba talagang iiyak para sa'yo? Yung dalawang tao nga inaasahan natin na umiyak para sa akin, wala nga eh. Hindi ka makapagbigay ng luha sa akin eh. Sa halip na nagwawala ka dyan, hindi sana naghahanap ka na lang sa tingin mo, may makukuha kang luha sa kagaganyan mo. Saka di ba sabi mo sa akin, marami kang kaibigan? Eh siguro naman, may isa doon na gustong umiyak para sa'yo. O baka naman, ayaw mo lang tanggapin na wala talaga nagmamahal sa'yo. Scheduler? Matutulog ka lang. Tapos mawawala na lahat. Carrie na. Ako lahat nararamdaman.
naman ko dito. Hindi naman, di ba dapat? Kasi yung puso ko nandun na sa ospital yun eh. Kasama nung body ko. Pero lahat nararamdaman ko pa rin dito. Sobrang sakit. Parang lahat nakatagan. Ayoko na. Gusto ko na lang mamatay. Para hindi ko na maramdaman lahat. Sana mamatay na lang ako. Gusto ko nang magpamatay. You have 34 days and 20 hours. Tick-tock, tick-tock. You have 34 days and 19 hours. You have 34 days and 18 hours. Cellphone? Sisirain mo to. Nabasa mo ba yung sa rulebook? Article 17, Section 8. Ang penalty nun, babayaran mo ng totoong perang pinaghirapan mo yung mga nasira mo. Kaya magbihis ka na dyan at magtatrabaho ka pa. Okay ka lang ba? Hindi. Kaya anong gusto mong gawin ko para maging okay ka na? Ayoko na. Gusto ko na lang mamatay. Ayoko na mag-gather ng tears. Ayoko na bumalik sa body ko. Gusto ko na lang mamatay. So, ipapatawag ko na ba yung elevator? Your wish is my command. Sir, program check, catering check, guest list check, president speech check. Thank you. Too bad she won't be able to join. Excited pa naman siya sa mga ganitong gathering. Gustong-gusto niya nag-aasikaso ng mga bisita. Nagpapasaya. Don't worry, Dita. We'll make it a happy event para sa kanya. Thank you, Raylan. Pero hindi na muna ako makaka-attend. I'm staying here with her. Don't worry, hon. Right after my speech, babalik agad ako dito. Dito tayo magsa-celebrate nila, Diane. Uncle, kamusta? Kompleto na ba tayo? Yung pastries na lang na pinagawa mo kay Jackie. Madedeliver mamaya hapon pa. At saka kulang tayo ng tao, mga tatlo pa. Oh, tawag mo na yung dalawang reliever natin. Okay. So, isa na lang. Si Isabel, sabi niya pupunta siya ngayon. Eh, paano kung hindi pumunta yon? Eh, kung isa lang naman ang kulang natin, kaya na siguro natin. Ako nang tatao sa beverage bar. Akala ko ba hindi ka na pupunta, Dave? Saka hindi naman makakarating doon si Diane eh. Pupunta yon. In spirit nga lang. Ay! Bad omen. Ready ka na ba talaga? Help! Nurse! Makitawa ka, Doktor!
inaantay mo dyan. Pati mo pa ako isakay dun sa elevator. Ito naman. Uy, masyado ka naman yata excited. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Eh, dyan din naman ako pupunta eventually eh. So ano naman ang difference kung ngayon sumakay na ako? Eh, paano yung task mo? Task? Oo nga pala. Yung mag-gather ng tears. Eh, wala nga nagmamahal sa akin, di ba? Nobody cares. Eh, sabi mo nga sa akin, di ba? Marami kang kaibigan. Marami nagmamahal sa'yo. Akala ko lang yun. Hatid mo na ako. Ito naman, masyadong hatat. Dali lang. May papakita muna ako sa'yo. Ano na naman? Asan ba tayo? Teka. Si Miss Lucy! Sabi Hi, Nathan. Good morning, Miss Lucy. Oh, bakit parang malungkot ka? Nasa play area mga friends mo. Ba't hindi ka maki-join sa kanila? Baka po kasi dumating si Ate Diane ngayon. Mm-hmm. Inaantay niya ako? Ate Diane? Sabi niya kasi, pabalik siya, maglalaro uli kami, at saka papalitan itong sarang toy truck ko. Nathan, nasa hospital siya ngayon. Ha? Si Ate Diane nasa hospital? Miss Lucy, pag-pray natin siya na gumaling agad at makabalik na dito. Sige. Halika. Miss Jackie, ilang araw ko nang napapansin. Parang hindi ka ata inspired magtrabaho ngayon. Wala. Malungkot lang ako. Alam mo naman yung nangyari kay Den, di ba? Simula kasi nung makomato siya, wala na rin akong gana magtrabaho. Pati pace-pace ko na apektuhan. Very close ba kayo ni Miss Diane? Sobra. Alam mo ba, best friend ko yun since high school. Para na rin kapatid yung turing ko dun eh. Kaya sobrang bigat lang talaga sa dibdib. Alam mo ba itong ginagawa natin ito ngayon para sa event ng company nila ito eh. Dapat magkakasama kami ngayon doon. Kaso wala. Nasa ospital siya eh. Jackie, miss na rin kita. Kung pwede nga lang sana kitang yakapin ngayon eh. Kaso hindi na pwede. Liga na. Ako na yan, Dave. Kasalanan ko naman eh. Ah, hindi, Uncle. Dumulas lang talaga sa kamay ko. Kumuha ka ng walis. Ikaw naman kasi lababets eh. Kung anong pinagsasabi mo eh. Hello, Jackie. Oh, ready na ba yung mga pastries? Ha? Oo, oh, sige. Pupunta na ako dyan. Ano nangyari? Si Dan. Uncle Danny, ano nangyari doon? Ba't biglang parang sasali ng marathon? Si Jackie tumawag. Si Diane daw. Mukhang may nangyari. Diyos. Sabi ko na eh. Laba, bits. Mabuti pa, mag-pray tayo. Guys, halika kayo, dali. Tulungan niyo kami, pag-pray natin si Diane. Pero bakit? Ano nangyari sa ospital? Last stop na to. Daddy? Diane? Kaya mo yan? Hey, Diane. Oh. You have to leave. Bakit nandito itong dalawang to? Charging. Pinaantay nila yung last breath ko, ha? Alis! Palis mo yan! Sige, palisin mo yung dalawang yan! All clear? Oo, oh, okay ka na. Wait lang! Stopping. Uy! In one. Two. And three. Raymond, ano nangyayari? Ba't nagkakagalit si Diane? Sino yun? Ba't makinansin? Si Mr. Chua sa CFB line.
CFB Land? Meron kang transaction sa CFB Land, Raymond? Tungkol sa soft copy ng bidding documents na sinibit ng Maharlika sa SeaWorld, dinahanap na nila. What? Bakit nagbibigay yung soft copy ng bidding documents? Eh, di ba confidential yun? Tapos inibigay mo pa dun sa rival company. Kailangan pa ba nila? Of course. Para masigurado ang paralo na sa bidding. Huh? Hindi naman sila papayag na ang Maharlika ang makakuha ng SeaWorld project eh. Ipapatalo mo ang Maharlika sa bidding ng SeaWorld? How could you? Ito yung project ng daddy ko yun! So hindi lang pala akong binibetray mo. Pati yung family ko, tsaka company namin. Liars! Fakes! Manluloko! Traitors! Niloloko din po ang pamilya ko. Kailangan malaman ito ng daddy. Ipa-fire na kayo! Hindi, hindi lang yun. Ikukulong niya kayo! Raymond, paano yan? Anong ibibigay mo kay Mr. Chua? Sabihin mo na lang kaya sa kanila yung totoo na wala kang magbigay kasi nawawala yung flash drive. Nawawala? Hindi sila maniniwala, Kayla. Sasabihin nilang niloloko natin sila. Papatayin nila tayo. Wala silang dahilan para patayin tayo. Wala pa tayong nakukuha sa kanila. Nag-down na sila ng 5 million. Magbibigay uli sila ng another 5 million kapag nabigay natin ang hinihingi nila. 10 million? Binenta niyo yung loyalty niyo sa 10 million? Kredo ba talaga kayo ka-desperate? How low could you go, Raymond? At ikaw? Ikaw, Kayla? You are such a good friend and a nice person. Anong mangyari sa'yo? Ito na ba yung sinasabi mo? Ito na yung sinasabi mo sa akin na isa lang ako sa biktima ng marami? Na hindi ko pa talaga nakikita yung ilalim ng tubig. Nakikita ko pa lang yung ibabaw. At ito na yung ilalim. Ito yung mga nangyayari sa ilalim. Ito ba yun? So you mean, hindi pa ito yun? Hindi pa ito yung nangyayari? Meron pang ibang nangyayari? Hindi mo na kailangan malaman ng sagot dun. Tara na, at malilate na tayo. Late saan? Sa elevator. Sasakay ka na, di ba? Hindi na ako sasakay sa elevator. Ang gulo mo. Sigurado ka ba dyan? Oo, dahil kailangan kong bumalik sa katawan ko. Kailangan kong masave ang pamilya ko dito sa dalawang to. Kailangan ko mabuhay. Kaya hindi ako sasakay sa elevator. Sure ka na ba dyan? Oo. Dahil hindi lang tutungkol sa akin. Damay ang pamilya ko tsaka yung kumpanya namin. Kaya oo, sure na ako hindi ako sasakay. Clear! She's not responding. Charge 240. Clear. Patient is stable. You guys can relax now. She's safe. Thank you. Huwag akong pasalamatan mo. Pasalamat kayo sa Diyos at He gave you a strong daughter. She knows how to fight for her life. Yes. Go. Thank you, John. Ano pong nangyari? She's stable now. Pumunta po kami agad dito nung mabalitaan namin. Salamat sa concern at sa support. Jackie, Dave, pati sa inyo, Kayla, at Raymond. Naabala pa tuloy ang trabaho ninyo. Well, regarding sa trabaho, consider me on leave today, Raymond. Hindi ko pwedeng iwanan sa Dayan. Not after what happened. Ikaw na mag-represent sa akin sa event natin tonight. Sir? Are you sure? Yes, I'm sure. You're the best guy for the job. No, Dad.
He's the wrong guy. Dad. Well, the doctor said she's better now. Wala nang dapat alalahanin. So you mean to say she's on her way to recovery? Magigising na si Diane? Wala namang sinabing ganun si June. Pero for the doctor to say that she's safe, malaking bagay yon, considering her situation. Ako may kasalanan nito eh. Kung bakit nila pinagkatiwalaan si Raymond eh. Ako dapat ang bumuha ng paraan para mapigilan ko si Raymond tsaka si Kayla. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag para saktan niya yung pamilya ko.